What's up mga ka-Spikes? Welcome back to my channel. Kung bago po kayo sa video ito ay welcome po sa channel na Matinig kung saan pinag-uusapan natin ang pag-aalaga ng iba't ibang klase ng mga domesticated animal dito sa Pilipinas, kabilang na po ang mga exotic pets. At sa video ito ay pag-uusapan po natin ang pag-aalaga pa rin ng ating mga hedgehog. Sa mga nag-aabang po at nakasubaybay doon sa ating content regarding sa hedgehog, ay ito na po ang inyong pinakaiintay. Marami pong mga nagko-comment doon sa mga videos ko tungkol sa habit, pero ang kanilang tanong ay patungkol sa hedgehog. So, dito po, yung ibang mga katanungan ninyo ay atin po sasagutin dito sa episode na ito. Kaya huwag po kayong aalis at samahan niyo po ako sa videong ito. Sa videong ito ay magbibigay rin po tayo ng mga tips kung paano natin naalagaan ang ating mga bagong panganak na hedgehog. Ano ba ang dapat natin gawin? Ano ba yung ating mga dapat na sundin kapag tayo ay may mga hedgehog na bagong panganak? Kaya samahan niyo po ako hanggang sa huli. Nasa gayon ay malaman niyo ang mga tips na aking ibabahagi. At doon po sa mga nag-aabang ng update regarding doon sa ating nag-iisang hedgehog, yung anak po natin na produce natin nakaraan, ito na po siya, medyo may pagkamasungit dahil matagal na po natin siyang hindi nahawakan. So lagi po tayong wala dito sa area at medyo, ayan, hindi kami nakapag-banding. Medyo masungit siya ngayon. Ayan, binalik muna natin siya sa kanyang nanay. Pero yung mga ganitong edad, pwede na po yung ihiwalay. So more than 6 weeks na po siya, pwede na natin siyang ihiwalay. Yun, malaki na siya. At isa pa rin magandang balita mga ka-Spikes, yung ating isang sinalang na hedgehog, first timer po itong mami na to, ay nanganak na rin. So siya ay nanganak ng 4 na piraso. Meron tayo ngayong bagong haglet, 4 na piraso. Mamaya papakita ko sa inyo. Mga ka-Spikes, kasalukuyan siya nagpapadede ng kanyang 4 na haglet. 4 healthy haglets po ang kanyang pinapadede sa ngayon. First time mom. First time breeder.
haglet niya. Normal po yan kapag iisa ang kanyang haglet. Dahil nabibigyan niya ng sapat na sustansya o mas naalagaan niya yung kanyang haglet kung nag-iisa compare doon sa marami. Isa sa pinakamasarap na pakiramdam sa pag-aalaga ng mga hedgehog ay ang araw na tayo ay makapagpaanak na o makapagbreed na ng ating mga alagang hedgehog. Subalit, ang araw na ito ay napaka-critical at dapat nating malaman kung ano ang dapat nating gawin. At narito ang ilang tips sa pag-aalaga ng mga bagong panganak na hedgehog. Una, iwasan natin ang madalas na pagsilip sa ating mga alagang hedgehog kung sila ay bagong panganak. Ang palagiang pagsilip sa mga hedgehog kung sila ay bagong panganak ay maaaring makapagdulot ng stress. Maaari ito magresulta sa pag-abandona ng kanilang haglet at worst case scenario ay maaari nilang kainin ang kanilang mga anak. Pangalawa, siguruhing may sapat na supply ng tubig at pagkain ang ating bagong panganak na hedgehog. Ang mga bagong panganak na hedgehog ay madalas na nagugutom at nauuhaw sapagkat sila ay madalas na nagpapadede ng kanilang mga haglet. Kaya nararapat lamang na sila ay mabigyan ng sapat na supply ng tubig at ng pagkain. At pangatlo, iwasan natin ang paglilinis ng kanilang mga kulungan kung sila ay bagong panganak. Ang biglaang paglilinis sa kulungan ng mga bagong panganak na hedgehog ay maaaring magresulta rin ng stress. Kaya't nararapat na huwag po nating linisan agad itong ating mga kulungan kapag sila ay bagong panganak. Kung sa tingin mo ay sobrang dumi na ng iyong kulungan at kailangan ng linisan, maaari nating gawin ang tinatawag na spot cleaning. Maaari mong tanggalin ang mga dumi na nakakalat pa isa-isa, pero huwag mo nga alisin ang mga kusot sa buong lagayan o buong kulungan dahil magresulta ito ng stress na maaaring maging sanhi ng pag-abandona at pagkamatay ng ating mga haglet. Shoutout po sa mga masugid nating taga-subaybay, subscriber at talaga namang madalas nanonood ng ating YouTube channel. Shoutout po sa aking pamangkin, sa Ibisanon. Meron siyang YouTube channel, pakisuportahan din natin kung mahilig kayo sa mga adventure, mga panghuhuli ng alimango at kung ano-ano pa. Bisitahin po natin ang kanyang YouTube channel, again, Ibisanon. Taga-Ibisan po kami. And pagkatapos, shoutout din kay Olan Miranda, kapatid po ng aking kaibigan, masugid din nating taga-subaybay na si Owen Miranda. Sila po ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa pag-inspire sa akin, pag-push na gawin po ito. Maraming salamat. Again, shoutout, Brother Olan Miranda. At syempre, kapag-usapang hedgehog, hindi mawawala, shoutout sa aking grupo, ang Philippine Exotic Hedgehog Society. Para sa iba pang mga kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng hedgehog, interaction sa mga iba pang hedgehog breeders, bisitahin lamang po ang aming Philippine Exotic Hedgehog Society. Shout out din po sa isa pa nating grupo sa Facebook, ang Hedgehog Breeders Family. Kumusta na kayo guys sa mga kagrupo natin diyan, ka-member natin diyan? Maraming salamat po sa pagbisita at pagsubaybay sa aking channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share and subscribe. Pakipindot na rin po yung maliit na bell icon para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. At marami pa po tayong content regarding sa hedgehog. Again, sa mga grupo natin yan, sa mga ka-member natin yan, shout out po sa Hedgehog Breeders Family. At sa mga hindi pa po member ng grupo, pwede po kayong bumisita sa grupo na yan. Marami rin po kayong matututunan tungkol sa pag-aalaga ng ating mga hedgehog. Gusto ko rin pong batiin ang Inbetweens Pharmacy and Delivery dyan po sa may Imos. Meron po silang delivery within Imos area sa mga subscribers po natin dyan. Meron po silang mga branded and generic drugs na mabibili. At syempre, para sa karagdagang katanungan at mga inquiries,
Bumisita lamang po sa alang FB page ang MB Twins Pharmacy. Shout out po, MB Twins Pharmacy. At isang episode na naman nga po ang natapos. Maraming salamat po sa pagsama sa akin, pagsubaybay sa videong ito. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating channel. Kayo po ang dahilan ko sa pagpapatuloy ng aking mga ginagawang content. Again, maraming salamat po sa inyong lahat at magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng Spikes and Fur TV.